I'm back! Bagong araw, panibago na namang kaalaman ang matutuklasan nyo mula sa akin. Kaya anong hinihintay nyo? Arat na! May komunikasyong Pilipino nga ba? Kung oo, paano ito magbibigyang kahulugan? Para sa akin, oo. At ito, ang uri ng komunikasyon na ginagamit nating mga Pilipino, na kung tawagin ay wikang Filipino, na siyang isang paraan natin upang maipahayag ang ating mga damdamin, saloobin at katanungan, mapaberbal o hindi verbal. Gaano kahalaga ang pag-unawa sa komunikasyong di-verbal upang ganap na maunawaan ang tunay na kahulugan ng mensahe? Para sa akin, napakahalaga nito sapagkat nakatutulong ito sa maayos na paglalantad ng emosyon o damdamin ng taong naghahatid ng mensahe. Nagsisilbi rin itong pamalit o panghalili sa isang salita o pahirala. Ito din ay taga-control ng daloy ng pag-uusap sa pamamagitan ng ekspresyong pisikal ng mga taong nag-uusap. Ano ang ugnayan ng kultura at komunikasyon? Gaano kahalaga ang cultural sensitivity sa komunikasyon? Likas sa kultura at wika ang magkasalikod. Sapagkat katumbas ng wika ang kultura na gumagamit nito. Nakapaloob sa wika ang kultura at naibabahagi naman ang kultura sa pamamagitan ng pakikipagtalastasan sa ibang tao. Ang wika ay sumasalamin sa kung papaano pinaproseso ng tao ang mga impormasyong kanyang natatanggap at tumutulong sa pagbabuo ng ideya dahil sa dala nilang kultura. Sa pakikipagkomunikasyon, napakahalaga ng respeto. Hindi lamang sa kausap, gayon din sa paniniwala, relihiyon, kultura at kinasanayan ng iyong katalastasan. Ang kakulangan sa respeto ay nagdudulot ng di pagkakaintindihan sa magkabilang panig. Kaya naman, nararapat na mayroon tayong sapat na kamalayan sa ating nakakausap. Dahil may ilang salita na para sa atin ay okay lang. Ngunit, iba na pala ang ibig sabihin sa iyong kausap. Paano mailalarawan ang mga gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino sa iba't ibang antas at larangan? Ano-ano ang kabutihan at di kabutihang dulot ng bawat isa? Ang gawaing pangkomunikasyon ng mga Pilipino ay may anim na uri. Ang chismis, o mga chismosa dyan, kung saan bahagi ito ng kulturang Pilipino na makikita sa bawat barangay. Umpukan, na makikita ang pagiging dinamiko ng komunikasyon. Talakayan, ang pagpapalitan ng mga kuro-kuro ng bawat isa at isinasagawa sa formal at di-formal na pamamaraan. Symposium, isang uri ng formal na akademikong pagtitipon. Lecture forum, na isinasagawa upang magbigay ng lecture sa espesipikong paksa at pulong bayan na isinasagawa sa publiko at mga kinauukulan. Ang magandang dulot nito ay malaya nating naipapahayag ang mga nais nating sabihin sa pamamagitan ng mga gawaing pangkomunikasyon. Ito rin ay daan sa pagkakaintindihan ng mga halagang impormasyon, hindi lang para sa sariling kapakanan, bagkus ay para rin sa bawat individual na nakatutulong na mas tumaas ang level ng tiwala ng isang tao sa kanyang sarili. Ngunit, maaari rin na ang ilan sa mga ito, katulad na lamang ng chismis, sa negatibong paraan ay makasisira sa reputasyon ng isang taong pinag-uusapan na wala naman sa kanilang grupo. Ano-ano ang mga nauusong ekspresyong lokal sa kasalukuyan? Ano ang kahulugan ng bawat isa? Paano ito at kailan sinasambit ang bawat ekspresyon? Sino-sino ang madalas karinggan ng bawat isa? Sa kasalukuyang panahon, napakaraming nauusong mga ekspresyong lokal at ilan na lamang dito ay ha, hotdog, char, sana all, salamat master at iba pa. Mag-umpisa tayo sa ha, hotdog. Ito ay katagang may intensyong mamiloso po o mambara sa kausap. Sinasambit ito tuwing wala nang makatwiran o sadyang nais lang na mangasar. Char o charot.
na nangangahulugang biro lamang. Ang katagang ito ay napakarami ng nabiktima at nasaktan. Bakit? Kasi gusto kita. Anong magagawa? Lagi na tutulalay. Kung malapit ka, kung malapit ka, ako ay natutuwa. Char! Diba ang sakit? Sana all. Katagang ibig sabihin ay sana lahat. Ito ay kalimitang ginagamit kapag ang isang tao ay naiinggit sa mga bagay o kahit ano paman na meron ng iba. Katulad na lamang ng jowa. Sana all! Salamat, Master. Ang katagang ito ay naging sikat nung nauso sa TikTok yung mataray na classmate. Ginagamit ito sa tuwing ang nagsasalita ay pinapayagang gawin ang kanyang mga nais. Oh, tingin-tingin mo dyan? Gusto mo? Loh, pasok ka. From a cuteness friend! Bakit ito pa? Papasok ba si ma'am? May paiba ngayon? Zumba na naman. Ah, kaya ito. Sino may pulpo dyan? Ah, wala. Sa baba na ng sundok. Totoo nga po. Salamat, Master. Ang mga katagang ito ay ilan lamang sa mga ekspresyong lokal na aking nakalap. Ito ay karaniwang nakakaringgan sa mga kabataan at kung minsan ay pati na rin sa mga bata kahit saang lugar. Dito nagtatapos ang talakayang ito. Naway may natutunan kayo mula sa akin at maraming salamat sa inyong pakikinig. We'll be right back.